So what's up guys, Mark Lores nga pala and welcome back sa aking YouTube channel. So for my today's vlog yan, I'm going to review this motorcycle, the Suzuki GSX-S 150 Fi. So i-appreciate muna natin yung physical appearance nitong motor. So simulan natin dito sa headlight. So yan, headlight na. Yung ilaw nito naka-LED. Pero yung ito, yan yung turn signals niya, bulb type pa rin. Mas maganda sana kung ginawa na nilang LED din. Tsaka parang hindi maganda yung gantong style ng signal lights sa motor eh. Ito yung mga madaling mabalik, no? Madaling matamaan, yung mga naglalarong bata sa kalsada, no? Pero makaganda naman sa ganito. Ang alam ko madaling ayusin to eh. Madali naman ipaayos yung mga ganyang klase. So yung ilaw nito maganda naman sa gabi. Nga lang hindi siya maliwanag na maliwanag kagaya ng ibang mga motorsiklo, gaya ng mga automatic motorcycle. Pero pwede na rin kahit papaano, pwede naman maglagay ng dito ng auxiliary lights dito sa gilid ng motorcycle. O kaya dito pwede. May mga nakita akong pictures ng ibang Suzuki GSX-S 150 na may mga ilaw dito. Then sunod na natin yung dito sa harap ng handlebar. So yan, handlebar. Okay naman yung grip, maganda. Hindi siya mukhang cheap. So yan yung mga switches niya sa ilaw. High beam, low beam, then yung turn signals niya. Then yung kusina. Ito naman yung kill switch. So magandang safety feature din to ni Suzuki sa GSX-S 150. Para in case na magkaroon ng aksidente, pero wag naman sana. So kung masimplang ka man, pwede mong pindutin agad yan para, I mean ito, pindutin mo to para mamatay agad yung makina. Hindi mo na kailangan susian pa. So this is a good one of the good things ng motorcycle na ito. Then meron na rin siyang hazard light. So maganda rin, may hazard light siya para siyang kotse, no? Then yung electric start niya. So itong motorcycle na to equipped with electric start and kickstart, no? So ayan, makikita nyo, kickstart. So ayan yung digital panel gauge. So try natin to. Turn left signal, makikita nyo dito. Magbiblink siya, magbiblink para ma-indicate na na-click nyo nga yung signal lights. So sa right naman. Then pindutin nyo lang sa gitna kapag i-off nyo na. Click lang sa gitna. So makikita nyo dito yung speed. Then yung gear. Then yung gear indicator nya. Yung gas tank indicator nandyan. Then yung RPM nandito. Then may oras na rin yan. Then dito makikita nyo yung odometer. Yan yung odometer. So subukan kong i-start. Yan, naitakbo nya na. 470 to pa lang. So bagong bago tong motor na to. Yung side mirror nya, maganda rin klase. And may, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero may konting design pa. Isa naman, ayun, magandang klase naman. So yung pala, may pass light na siya guys. Yan, malambot na malambot lang. Yan, ito yung clutch. Full manual transmission na itong motor na to. Yan. Brake, front brake. Mga pala ito yung disusi nya, no? So may lock siya pag dito, pag naka-side na ganyan. Yan, lock. Then may ano rin siya, cover, para hindi madaling manakaw or masundot ng iba pang tao itong motorcycle natin. Yan. So yan, ito. Tapos ito, pipindutin lang yan. May susi. Yung susi yan, pipindot lang. Yan. Hindi siya yung kagaya ng iba na pinipihit-pihit pa. Ito, isang pindot lang dyan, bubukas agad yan, automatic. So ito yung tangke. Maganda rin may cover yung susihan ng tangke para in case na umuulan man, hindi siya diretso napapasukan ng tubig. So palagay ko kahit paano mapasukan din to.
Pero mukhang hindi naman kasi may goma siya sa gilid eh. Ayun, goma. Tapos may bilog siya dito, ayun. Para talagang selyadong-selyado yung cover ng tangke natin. Tapos itong ganito niya, parang hard plastic. Pero maganda naman yung forma. Hindi siya metal kaya ng iba. Kaya pala itong tangke ng Suzuki GSX-S 150s, 11 liters na. So magandang maganda para sa long ride. Hindi mo na kailangan magpagas na magpagas. So yan yung upuan. Maganda naman yung upuan. Kahit pa paano. Yun nga lang, ito ang downside niyan. Kawawa yung mga may mga inaangkas sa motorsiklo kagaya ko. Maliit lang. Kaya pag matagal ang biyahe ito, panigurado makangawit lang yung passenger nyo. So subukan ko siyang buksan. Guys, ito yung susi niyan. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na pang push yung sa dito. Pakita ko lang muna. Yan. So yan, nakalock yan guys. Tapos ipupush ko na. Subukan ko siya ipush. Yan. Diba? Quick release lang. Maganda maganda. Hindi kagaya ng ibang motorsiklo. Kailangan pa ipihit eh. Medyo hassle. Tsaka minsan parang may pagkakataon malo-lost thread pa yung ganito nyo kapag pihit ng pihit. So yan, push lang yun, push. So guys, ito pakita ko na sa inyo yung mini compartment dito sa passenger seat ng Suzuki GSX-S 150. Yan, pihit lang yan. Just push lang to. Yan. Ay, nasara ulit, saglit. Yan. So yan, yung mini compartment. Kitang-kita na agad to. Parang hindi maganda para sa akin. Nung una, hindi maganda eh. Kasi kung ipinapasok yung tools dito, may tools yan ha. Nasa taas lang yung, wala dito yung tools eh. Inalis ko. Kasi may top box na ako, doon ko na nilalagay yung tools. So ito yung sa ilaw. So medyo ingat na kayo dito guys kasi na ano to eh, natamaan. So pwede mo lang ilagay dyan yung tools para lang magamit yung compartment kahit pa paano. Tsaka nga pala guys, yung battery niya nandito sa ilalim ng upuan na ito. Dito sa ilalim. Medyo mahirap nga lang buksan kasi ayan. May tools naman yan nakasama para dyan sa mga ganyan. Yung Allen. Yung Allen screwdriver. So lock ko na to. So pag ilalock nyo, hook nyo lang dyan. Sunod, punta naman tayo dito sa tail light. Yan. So itong yung tail light nya, ano yan, bulb type lang din, bulb type, hindi siya LED. Pinaka LED lang dyan yung dun sa headlight. Ito rin yung makikita nyo naman, no? Bulb type lang. Ganun din sa isa. Tsaka ito ang kagandahan din dito, yung sa ilalim nito, pakita ko. Yan yung dito. Ano na rin yan? LED yan. May parang ilaw siya dito. Para pag sa gabi makikita nyo yung yan yung registration, yung plate number. Lalo na ngayon humihigpit sa LTO. May nabasa nga ako sa Facebook na kailangan yung motorsiklo may ganito na, yung parang ilaw para maliwanagan yung plate number sa gabi. Talagang humihigpit na ngayon sa LTO, kaya kailangan sumunta sa batas. Ito yung muffler. Yan. Tambot nya yung dalawang butas. Ito yung foot peg ng para sa passenger seat. May foot peg, talagang pwedeng kang mag-angkas dito sa motor na to. Ito naman yung brake. So guys, sunod naman nating discuss yung engine ng motorsiklo na ito. So engine type, 4 stroke liquid cooled double overhead cam, single cylinder, yung bore niya 62 mm, yung stroke naman is 48.8 mm, displacement ng motor na to, to be exact, 47.3 cm, and compression ratio niya 11.5:1. Then fuel system, fuel injection, then air cleaner niya nakalagay sa manual, paper filter, starter system niya is electric and kick,
lubrication system with pump sump. So yan, FI na tong motorsiklo na to. 147.3 centimeter or cc to be exact. Liquid cooled na yan, liquid cooled. Yan. Yan yung liquid cooled niya. Dito yung... So maganda para sa long ride to kasi hindi siya madaling mag-overheat. 6 speed na rin siya hanggang 6 gear. Yan. Ito yung speed sensor niya. So nung unang binili ko to, hindi gumagana yung speedometer niyan. So tinanong ko yung dealer kung paano gagawin niya pala ito. Kakabit lang. Kinakabit lang dyan eh. Yan. So guys, sulod naman natin i-discuss itong size ng gulong. Size ng gulong na ito sa front is 90 by 80. Tapos yung brake nya, disc brake na rin. Yan. Sunod naman yung rear tire nya. Tire size is 130 by 70. So hindi ka mapapaya pagdating sa cornering. So safe siya. Tsaka makapit naman yung gulong. Maganda. Then naka-disc brake na rin pala yan. Ayan. Makikita nyo. Naka-disc brake na rin. So ito makikita nyo dito. Nakasulat yung ano, information. Ngayon naman discuss ko yung likes and dislikes ko sa motorsiklo na ito. Una yung likes. Siyempre, unang-una yung forma. Pagdating sa kalsada, hindi ka mapahiya sa mga kasabayang motorcycle riders. Siguradong lilingunin na itong motor na to. Sunod naman, yung tank capacity, yung gas niya. 11 liters na. So pagdating sa biyahe, hindi mo na kailangan magpagas. So sunod naman yung tires. 130 by 70 yung size sa rear. Tapos sa engine naman, liquid cooled. So maganda rin to pang long ride kasi hindi siya madali mag-overheat. Ayan. Liquid cooled. Sunod naman is yung engine transmission. So hanggang 6th gear na itong engine transmission ng motorcycle na ito. Then sunod, naka-digital panel gauge na. So modern na modern looking yung motorcycle na ito. Then brakes niya, parehong disc brake. Front and rear. Ayan. Front and rear disc brakes. Then sunod naman yung sa susuyan. Alam kong mga simpleng bagay ito pero maganda na rin na may cover. Ayan. Para at least kung mga isang linggo man hindi magamit o isang buwan, tapos nauulanan lang sa garahe nyo, maganda may cover yan para hindi siya madaling kalawangin. Tapos ito namang handlebar niya maganda. Pwede kang magkabit ng cellphone holder dito. Dito sa side maganda. Pwede magkabit. Yun namang i-discuss yung mga dislikes ko sa motor na to. So unang-una yung mapapansin nyo yung upuan. Yung passenger seat. Yan. Maliit lang. May sandangkal lang ata ito eh. Yan. So pagdating sa long ride, medyo mahihirapan yung angkas-angkas nyo. Panigurado nyo, mangangawit. Tsaka isa dito sa mga hindi ko nagustuhan yung wala siyang hawakan. Then sunod naman yung sa ilaw, yung sa mga turn signals nya. Ayan, madaling mabali. Kaya ingat kayo dito. Yung nga lang, ang advantage naman is madaling palitan. Yung nga lang, madaling mabali lang din. Tsaka hindi siya naka-LED bulb type lang din. Same lang din dun sa likod. Ito yung mga madalas masisira, yung mga napapansin ko eh. Ito yung mas madaling masisira, yung sa likod. Sa mga dislike ko nga rin pala yung pagdating sa performance, medyo mahina yung hatak. Sa una, mahina yung hatak. Yung nga lang pagdating sa duluhan, dun na bumibirit tong motor na to. Kasi naka dual overhead cam na siya.